Magandang buhay mga katito. Marahil kaya naparito ka sa ating video ngayon ay nais mong malaman kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng iyong sinapupunan ngayon na ikaw ay nagdadalang tao na. Kung hindi man, ay dinala ka lamang ng iyong curiosity at nais mong malaman ang misteryo at mga kaganapan kung paano nabubuo ang isang sanggol o tayo bilang mga nilalang bago pa tayo ipanganak. Pero bago ang lahat mga katito, kung bago ka pa lamang sa aming channel at gusto mong makasama sa ating quest for knowledge, interesting facts, trivia, and stories, ay click lamang ang like, make sure na mag-subscribe, and smash that bell button para kayo ang unang manotify sa mga latest nating videos. Maraming salamat! Mag-uumpisa ang ating paglalakbay mula sa pag-release ng similya na naglalaman ng 300 million na sperm papasok sa puwerta ng babae. Mula rito ay lalangoy ang malilikot at masisipag na sperm cells kung saan ang karamihan dito ay agad na masisira dahil sa acidic environment ng vagina. Matapos nyan ay kailangan makalusot ng mga ito sa lagusan na tinatawag na cervix, kung saan hindi ito palagi nakabukas bukod sa mga araw na fertile ang isang babae. Mangilan din ang hindi makakasurvive na sperm sa lagusan na ito habang ang mga karamihan ay patuloy na lalangoy papunta sa loob ng uterus. At hindi pa natatapos ang pagsubok sa mga magigiting natin na sperm dahil sa loob ng uterus ay naghihintay naman ang mga protective cells ng babae na napagkakamalan ang mga sperm bilang mga virus kaya agad sila nito inaatake at muli ilang libong sperm na naman ang mabubuhay sa proseso na ito. Mayroong dalawang ovaries ang isang babae at isa lamang sa mga ito ang magkakanlong na nag-iisang egg cell. Kaya't ang mga natitirang sperm cells ay mahahati pa sa magkabilang dako kung saan ang mangilan na lamang sa kanila ang makakarating sa tamang paroroonan. Sa stage na ito ay magiging hyperactive ang mga sperm at magmamadali na magunahan lumangoy dahil isang sperm lamang ang kinakailangan ng egg cell para ito ay ma-fertilize and the rest ay tuluyan na itong maiwawaksi. Sa loob ng egg cell, ang nagwagi na sperm ay magdidiskarga ng DNA kung saan ang genes ng lalaki at ng babae ay magsasanib upang makumpleto ang mga nararapat na elemento para mabuo ang zygote na maglalakbay naman sa fallopian tube papunta sa uterus kung saan ito ay mananahan ng ilang araw at magbubuo ng tinatawag na placenta kung saan uusbong ito bilang isang fetus. Ang placenta ay ang magiging daan kung saan ang mga nutrisyon na kinakain ng ina ay maipapasa sa lumalaking fetus. Karaniwan itong hugis bilog at ngayon ay 1/4 of an inch pa lang ang haba. Sa yugtong ito ay mabilis na nagde-develop ang utak ng bata at ang ilang mga organs tulad ng braso, leeg at binti ay paunti-unti na rin umuusbong. Sa mga linggo na ito ay critical di umano ang folate o folate intake ng nagbubuntis upang masiguro ang kalusugan ng sanggol. Maliban pa riyan ay sa stage na ito nabubuo kung ano ang magiging kasarian ng bata. Ngayon ay kasing laki na siya ng isang kidney bean na may habang 3 cm at bigat na 1 gram. Sa wakas ay patapos na rin ang first trimester. Sa period na ito ay nag-uumpisa naman po ang kanyang mga daliri sa kamay at paa. At ang kanyang pangdama ay nade-develop na rin kasabay ng pagtibay ng kanyang mga buto. Sa mga panahon na ito ay nag-uumpisa na tumubo ang kanyang mga maliliit na buhok. Ang kanyang mga mata ay pumuporma na kasama ang kanyang leeg at mga kasukasuan. Mabilis ang development ng bata sa yugtong ito, kaya't asahan na maaari na siyang maramdaman gumalaw ng kanyang ina anumang sandali. Dumoble na ang bigat ng ating bundle of joy, kaya't paniguradong doble na din ang alay na nararamdaman ni mami sa kanyang balakang. Dito na rin mabubuo ang lungs ng sanggol at ang kanyang balat ay mag-uumpisa ng mamula. Tuluyan na ng makakapag-beautiful eye si baby. Dahil sa yugtong ito ay buo na ang kanyang mga mata at ang mga talukap nito. Tinatayang mayroon na rin 12 inches ang kanyang laki. At mula doon ay lalaki pa ito hanggang 15 inches at mag-uumpisa na siyang mag-react sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran.
tuluyan na siyang makakarinig at magre-react sa liwanag. At sa yugtong ito nga, papasok ang tinatawag na last trimester ng pagbubuntis. Dito ay halos malapit na ang paglabas ng sanggol sa outside world. Ang lahat ng kanyang mga organs ay fully formed na at ang kanyang timbang ay umaabot na sa 2 pounds. Dito nabubuo ang taba sa kanyang katawan. At ang vernix caseosa sa labas ng kanyang balat, isang puti at malakeso na substance na tutulong na magpainit sa katawan ng sanggol hanggang siya ay ipanganak. By now ay lumaki na si Bibi na hanggang 19 inches at maaari nang tumimbang ng 3 to 5 pounds at tuluyan na siyang isang normal na sanggol. Natutulog ng nakapikit at nakabukas ang maliliit na mata habang siya ay gising. At nakarating na din tayo sa finish line kung saan ang sanggol ay bumibigat mula 7 to 9 pounds. Dito ay hindi na masyadong kumikilos ang sanggol dahil sa limitadong espasyo sa sinapupunan. Ang pwesto ng kanyang ulo ay nakabaliktad na papunta sa puwerta ng kanyang ina para sa paghahanda nito sa labor at paglabas. Welcome to the world, baby! Tunay na kahanga-hanga at pagkakalikha sa atin ang may kapal. Kaya't lagi nating tatandaan na magmula pa lamang na tayo ay nabuo sa sinapupunan ng ating mga magulang, ay mistula na tayong mga winners and achievers. Kaya't sa huli ay huwag nating kalilimutan ang ating mga magulang. Dahil wala tayo sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Na siyang nagluwal, nagsakripisyo at nag-aruga. Kaya't sila ay mahalin natin at bigyan ng halaga. Sana ay marami kayong napulot na aral at impormasyon sa topic na ating tinalakay ngayon. Hit the like button kung nagustuhan nyo ang kwento. Share button naman para mapanood ng inyong mga kaibigan. At huwag nyo na rin kalimutan ang subscribe button para mauna sa mga latest natin na videos. Salamat mga katito sa panonood. Kung meron kayong gustong mapanood o matakil sa susunod, comment down below at pagkukwentuhan natin yan.